Alam mo, Derek, natutunan ako na iba talaga yung tibay kapag nanggaling ka sa hirap. Oh. Fighter ka talaga in life eh. Introducing your first warrior, the Philippines! Please welcome the Demolition Man! He is undefeated in 8 professional bouts, 7 wins, 1 draw, and 4 wins. Mahirap talaga kami doon sa probinsya. Ano bang ginagawa niyo sa probinsya? Lahat eh, magsasaka, pangingisda. Yung sa isang araw, makakain lang ng dalawa. Paano mo nakukondisyon yung utak mo na hindi, kailangan ko manalo? Kailangan ko manalo dito, hindi pwedeng hindi. Paano yung mindset mo? Mindset ko is... Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. And today we're excited to have you on another exciting episode kasi may inimbita tayo, Direk. Ayun na nga. Pare, internationally. Bigatin to. Oo naman, bro. Internationally recognized. Correct. At pare, Filipino pride to, pare. Exactly. Especially in the mixed martial arts. UFC lang naman. Ah, UFC ba? UFC to. Ito, Direk. He's a two-time lang naman na super featherweight boxing champion. Yep. Sinasabi ko eh. So, and, MMA na, boxing pa? Oo, and former MMA champion din siya. Mm. At lagi, katulad nga na sabi mo, former UFC fighter. Wow. And bibihirang umaabot sa UFC. Totoo na Pinoy. Yun. Totoo yun. At 4 times din siya lumaban doon. Correct. Grabe. Lastly, Direk, hindi lang yun. Part owner din siya ng Team Silent MMA Fitness Gym. Aba, mag-enroll tayo doon. Enroll tayo doon. Ayan. So without further ado, let us all welcome Sir Janelle Lausa. Ay, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you. Salamat sa pag-unlock sa aming invitation. Amen. Oo. Malaking parangal sa amin na magiging part kami sa show niyo po. Ay, salamat. Appreciate ka namin. Alam mo, Brian, ang storya nito. Parang ba nakilala to? Eh, nag-gym ako dun sa, shoutout sa Corex Fitness, no? Kilala ko kasi yung owner niyan. So, support tayo dyan, di ba? Anyway, eh, ito ko, sabi ko, ang pamilyar sa akin yung sumusuntok na yun. Ang lakas, wapak! Wapak! Solid. Sabi ko, iba sumuntok to pro na pro, ah. Yun nga, it turns out that this guy is, not only a URCC fighter, not only a boxer, but also UFC. Umabot siya doon. Eh, ako, Bray, yung mga ganyan, sa lahat ng fighters na followers namin, sobrang respeto ko sa mga fighters kasi yung hard work, dedication nila, grabe, Bray, iba. At ang maganda lang dito, Bray, yung topic na sasabihin mo ngayon for tonight, maraming matututunan ng mga followers natin na hindi hadlang yung pagiging mahirap mo para umangat sa buhay. Ayan. So, sakto. Yung topic natin is hadlang ba ang pagiging mahirap sa iyong mataas na pangarap? Pero, Janelle, ano ba ang naging pangarap mo nung bata ka? Ang pangarap ko talaga na maahon ko sa hirap yung pamilya ko kasi mahirap talaga kami doon sa probinsya. Ano bang ginagawa niyo sa probinsya? Lahat eh. Magsasaka, pangingisda. Yung sa isang araw, makakain lang ng dalawa. Pinakamataas na yung dalawa eh. Totoo? Oo. So naranasan mo yung nagkaganong ka ng ani at palay, ganyan? Yes. Pag pangingisda mo is 3 araw ka nasa laot. And then, yung makukuha mo lang na income is sakto lang talaga. Sakto lang. Saktuhan lang. Saktuhan. Para lang makakain doon sa araw na yes. Dahil sa hirap ng buhay doon, nakapag-decide talaga ako na mangarap ng mataas. Wala namang bayad yung pangarap eh. Tama. Mm-hmm. So, nangarap ako na one day, maihahon ko yung pamilya ko. Mabigyan ko sila ng sapat na pagkain sa harapan. Mm-hmm. Yun ang pangarap ko dati. Magandang buhay. Mm-hmm. Taga saan ka ba, Janelle? Saan ka lumaki? Anong lugar? Bali, yung mama papa ko, from Negros, San Carlos. Saan to?
sa San Carlos Negros. Ah, Negros Occidental. Occidental. Okay. So, nag-decide sila dahil sa sobrang hirap din dun sa Negros, nag-decide sila na pumunta ng Iloilo. So, dun ako na doon nabuo. Na buo. Oh. Doon ako nabuo. Wala ka pa pala nun. Okay, akala ko na dyan ka na eh. Kasi, paano kayo nabuo to? Siyempre, parang naano sila mama na kasi hindi lang naman ko bibiro. 11 kami magkakapatid. Oh, grabe, ang dami nyo. Ayun, sa hirap talaga. Mm. Kaya nag-decide ako ng ganun. Kasi lahat naranasan ko na eh. Yung tanghaling tapat, nag-aano ka ng palay, tanghaling tapat, nag-aararo ka. So, siyempre, di ba, naranasan ko rin naging palbearer, yung taga-buhat ng patay. Oh, yes. Palbearer. So, lahat, halos lahat, naranasan ko na dun sa amin. Kaya nag-decide ako na, baka nangarap ka. Naghanap-hanap ka ng oportunidad, tama ba? Hindi, nakilala ko sila Agustin, yung nakalaban ko rin sa boxing, Intertown. Intertown, okay. So boxing to, wala pa tayo sa MMA, ha? Boxing pa to, okay. So yung simula mo, boxing talaga? Boxing talaga ako. Kasi boxing talaga yung pangarap ko eh. Sino ba inuidolo mo na fighter? Manny Pacquiao talaga. Oh, syempre. Manny Pacquiao, syempre. So, pero kung sa international, I mean Manny Pacquiao sa international, I mean yung hindi Pilipino, sino iniidolo mo? Ang iniidolo ko si ano, si Muhammad Ali. Ah, boxer sa MMA? Pag ano ko sa MMA, is si GSP. Aba, George St. Pierre? So, ayun, parang naano ko na sa buhay ko na siguro wala namang masama mangarap eh. Tapos lubos-lubos yun na. Parang gano'n. So yun, doon ako simula sa boxing. Oo, so sa pinangarap boxing mo na maging boxingero. Kaya yun, parang siguro tinry ko na lahat. So yun, naimbita ka na magkaroon na mag-try out? Ano, paano ka nagsimula sa boxing? Nagsimula ako sa boxing. Parang ano siya? Parang inter-barangay. Okay. Gets. So, interboxing to. Interboxing. Yung ano lang, sir, yung ring is yung simento lang. Simento lang. And then, nilagyan lang ng rope. Tali. Diba? Oh. Yun, doon kami nagsisimula. And then, bandang huli, parang siguro medyo nakilala na ako. Kasi okay din yung record ko sa amateur. Nag-decide na kaming pumunta ng city. City na? Inter-city na kami. Okay. And then, ayun, sa awa ng Diyos, parang nakilala ko yung isa sa ka-brother namin. Mm-mm. Sa kay Sir Kapanay na team. Mm-hmm. Sa Barutak. Mm-hmm. Oo. And then doon na nagsimula ako. Lumalaban ako ng boxing pa rin. And then ang kasama ko kasi lahat mga MMA. Okay. So ayun, sabi ng mga kasamahan ko, bro, i-try mo kaya to para maranasan mo rin. Kasi hindi lang naman lahat magiging boxer parang aangat. Kasi doon sa Iloilo kasi, walang promoter, walang laban. Ah, okay. Yes, so, yes. Ganun kahirap doon sa amin. Nang ganun. Na so, parang, nung time na to, naging super featherweight boxing champion pa ka na? Kasi nung pumunta na kami dito, dito ko na siya nakuha sa Manila. So technically, tinatry mo MMA habang ikaw yung naglumalaban sa boxing? Oo, bali sinabay ko yung dalawa eh. Nung andito na ako sa Manila. Okay. Grabe yun, Bray. Ha? Magkaibang disiplina. Pero ibang disiplina yun eh. Yes, sobra. Ano nakita mong, siguro for the benefit of people who are watching, no? Para sa kanila nanonood, ano yung tingin mong diferensya ng pag-ensayo, kapag ano mo sa boxing tsaka sa MMA? Ang sa boxing kasi suntok lang yung babantayan eh. Mm-mm. Kaya sobrang laking adjust mo if ever na sinabay mo yung boxing at saka MMA. Kasi sa MMA, lahat may ground, wrestling, grappling, may kickboxing, may daming coordination. Elbow, lahat. Oh. Siyempre, sa boxing naman, yun lang, suntok. Pero more ano siya, more stand-up lang. Okay. Uh-oh. So, pag sinabay mo siya, mahirap. May instance adjust ba na nag-boxing ka tapos iti-takedown mo siya? Hindi naman. May time naman na naiisip mo. Pero siyempre, pag tinakedown mo kasi pag nasa boxing is, diba, disqualified. Disqualified ka na, oo. So, Janelle, yung sinasabi mo na nag-ano ka, diba? So, nandito ka na sa Manila. Yes.
Okay, so lumabang ka muna URC. Paano ka na-discover sa URCC? Anong paano nangyari 'yon? Kasi yung mga team ko doon sa kay Kapanay dati, lumalaban sa URCC Brawl. Okay. Bisayas. Bisayas. Buong Bisayas. So doon kami nagsisimula, kami like yung kapartner ko si Bro Jomar, Agustin, mga Delarmino brothers. Nakilala kami doon. So naging undefeated ako sa URCC. Wow. Oo. Mm-hmm. Eh sayang nga hindi napasok sa Sherdog ko yung mga laban ko sa URCC Brawl eh. Pero okay lang. And then ayun, nagtry ako ng MMA. Eh parang nagustuhan ko rin eh kasi basagan talaga siya ng mukha. Mukha. Pero hindi ka natatakot? I mean, syempre ako kahit papaano nakakaintindi ako ng konti sa training nyo, sa ginagawa nyo kasi I'm a boxing fan and I also do boxing. Pero as a fitness. Mm-hmm. So technically alam ko yung hirap ng rounds nyo, alam ko yung I mean, paano nangyari na kinakabahan ka ba pag may fight ka or mentally prepared ka? Anong nangyayari? Pa-explain mo sa amin. Sa about naman sa kaba, siguro para sa akin lang yung nakakabahan ako yung mga like interview. Pero dito ka. Komedyante rin pala to, komedyante. Kasi, 'di ba? Sa amin sanay na kami sa basagan eh. Oo. Interview lang talaga. Nautal kami. So, salamat ha, nagpa-pinon na kanya tayo. Kaya, siyempre, pagdating naman sa big stage naman, like sa UFC pa ako lumaban, ang kaba is, once na hindi pa nagsisimula, yung kaba mo andun. Hmm. Pero nung nagsimula na, parang nawala na rin kasi siyempre, Nakapokus ka lang sa kailangan mong gawin. Parang focus. Pero kasi beat mo ang Pilipinas eh. UFC. Na-pressure ka ba nun? Oh, Philippines na ganun, bit mo pare. Oo, na-pressure din. Kasi, parang dala mo yung karangalan eh. Hmm. Winagayway mo yung bandila dun sa big stage na UFC na eh. No? Hmm. San ka bang bansa lumaban na UFC? Di ba parang apat na beses eh? Di ba? San yan? Naka-apat ako lumaban. Ang una ay sa Singapore, sa Australia. 2 times ako sa Australia, saka isa sa America. New York ba yun? Buffalo. Okay. Naka-apat ako. Mm-mm. Pero gusto ko maintindihan eh. From URCC, paano ka napili umakyat papunta ng UFC to represent the Philippines? Paano nangyari yun? Hindi ko nga naano din eh. Kasi nag-champion kasi ako sabay. Nagsabay ako ng champion 2016 sa boxing. And then 2016 din sa MMA ng PXC. So sabay ka nag-champion. Sabay ako nag-champion sa dalawa. So siguro doon ako na, kaya niya pala ipagsabay eh, di ba? Kasi sa naman is, parang ako lang nakagawa ng ganun dito sa Pilipinas eh. Oh. Yung pinagsabay ko yung dalawang sports na nakuha ko yung belt sa sports na to, nakuha ko rin yung belt sa sports na to. So siguro doon ako nakita or potential na diba? Sumabak sa bigger stage, which is UFC nga. Sino na ba UFC superstar na nakita mo in person? Lahat nakita ko na eh. Kasi si McGregor ba, si idol mo, na nakita mo na? Oo, nakita ko na siya in personal. Talaga? Lahat. Si GSP nakita mo na? GSP. Eh, si Manny. Na-meet ko na si Manny. Every so, pag may nakita ka ng mga idol mo na ano ko talaga, sa starstruck na ano ko na sila, nakamayan yun na, parang ano, di ba? Oh. So, syempre, kung hindi dahil sa pangarap, hindi ko mahawakan yung mga kamay man lang ng mga idol ko, di ba? Kaya, tama lang naman na yung pangarap, lubus-lubusin na lang, di ba? Hmm. Walang imposible eh. So, from what I'm getting, aside sa hindi sapat ang kinakain, kumbaga hirap kayo sa pagkain, hirap kumita, ng pera, at dito doon ka nag-start eh, nung bata ka, di ba? So, bukod doon, yung competition, yung hirap ng preparation, mentally, physically, emotionally, paano mo nakukondisyon yung utak mo na, hindi, kailangan ko manalo. Kailangan ko manalo dito, hindi pwedeng hindi. Ano yung nilalagay mo sa isipan mo, sa puso mo, para ikaw yung manalo? Paano yung mindset mo? Sa akin,
mindset ko na ano is nakatatak na sa utak ko yun na manalo ako. Kasi panalo. Every training ko, yung hirap, sobrang hirap. So, andito ka na sa mataas na stage eh. So, kailangan mong paghirapan yun. Hmm. Diba? So, sa akin, goal ko na manalo, yung paghihirap ko is yung sa pagtitraining, inaano ko talaga, pinupush ko sarili ko na kailangan ko to, kailangan ko to, kailangan ko manalo. So, Janelle, malayo na ang narating mo. Kumpara natin, kung maalala mo, ilang taon na yun? Ilang taon na nakalipas? Noong nangarap ka pa lang na mag-boxing ka, kano katagal na yan? Tagal na, sir. Kasi nagsimula kong ano, elementary pa lang ako eh. Grabe. Mm. Ilang taon? Mga ilang taon ka? Ilan na yun? Nakalipas? Nasa 14. So, 20 years ago. Hmm. Sa mahigit 20, sa mahigit, siguro 20 years na, no, talaga. So, in 20 years, ang layo na narating mo. Yes, tawa ng Diyos. Kahit pa paano may mga pangarap pa na naabot. Mm-mm. Tama ba? Ngayon ba may mga pangarap pa pang gusto maabot? Meron, sir. Gusto ko pa mag-champion ulit. Yung world champion talaga. Gusto ko makalaro ulit sa pinakataas na ano, larangan ng martial art. Mm-hmm. Kahit sa boxing? Yeah. Mm. Kaya tuduin sa'yo ako kung merong dumating man na opportunity. So, gagrab ko. Hindi pa naman huli eh. Like ang sinasabi na karabaw lang yung tumatanda, hindi tayo. May oras pa. May yun. Gusto ko yan. Yan. Pero Janelle, no? Meron lang akong gusto isa itanong sa'yo. Total, natanong ko yung paano ka nagpe-prepare sa pag nananalo ka. Ang tanong, ano yung mindset? Paano mo kinukondisyon ang utak mo pagtalo ka? Pagtalo? Mm. Ang sa akin, naka-ano sa utak ko na parang gusto kong bumawi. Kung anuhin ko yung sarili ko na mag-training ako, na patayin ko yung katawan ko para lang sa training, para makabawi lang ako. Ganun ako yung ano ko. Hindi na mababago yon. Parang nakapokus na ako sa sinasabing babawi ako. Babangon at babangon ulit. Hindi ka na de-depress, hindi ka na lulungkot, hindi ka na... Ang depressed meron din. Ang lungkot andyan din. Mm. Pero pag inano mo sa sarili mo yung depressed at saka lungkot, walang mangyari sa'yo eh. Mm. Paano ka babawi kung ano tayo sa depressed? Paanohan natin yung depressed? So, kailangan natin bumangon. Sa akin, inano ko sa sarili ko na kailangan kong bumangon, kailangan kong bumawi. Mm. Alam mo, Direk, natututunan ko na iba talaga yung tibay kapag nanggaling ka sa hirap. Uh-huh. Fighter ka talaga in life eh. So, talagang kahit anong mangyari, kahit anong dilubyo at pagsubok na dumaan sa buhay mo, gugustuhin mo talagang bumangon. Tama. Kasi wala nang ibang pupuntahan direk eh. Diba? Mm-hmm. Kasi example, sir, wala rin akong pinag-aralan. High school graduate lang ako. Eh, diba? Wala namang ako mapasukan. Paano lang kung hanggang dyan lang tayo, diba? Eh, tignan mo naman ikaw ngayon. Tignan mo naman ngayon, diba? Diba? Mm-hmm. Yun lang yun. Blessing din siguro, sir. Bago namin magsabi tayo ng mga natutunan natin ngayon sa topic natin, ano? Gusto ko lang magpasalamat for being a pride to our country. Maraming salamat. Saludo kami sa iyo. Saludo kami sa ginawa mo para thank sa bansa you, natin. So, Bri, ano ang natutunan mo ngayon? Sinabi ko na direk, ikaw na tatanungin ko. Ako na ba? Oo. Sige. Okay, ako na taya. Game. Ano mo natutunan mo, direk? Anong takeaway mo? Ang takeaway ko, number one, is that kahit na anong failure mo in life, kahit na ang sitwasyon mo is hindi favorable sa'yo. Kung pinanganak ka ng mahirap, sabi nila, hindi mo kasalanan yon. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yon. So, ang masasabi ko lang sa audience natin is that kahit na anong struggles mo sa buhay, dapat lagi kang handang lumaban at bumangon. Dahil may bukas pa. At may pangarap ka. Yun. Ayan. Tama. So, Janelle, anong bang masasabi, mapapayo mo sa mga nakikinig sa atin? Sa akin, ang mapayo ko lang is walang masamang mangarap hanggat may buhay, may pag-asa. And then, yung pagsisikripisyo sa anumang dumadating sa atin sa pang-araw-araw, natural lang yan kasi habang buhay tayo, di may pagsubok. Ang ganda. Meron at meron. Ang galing. And Janelle, saan ka ba nila makikita? Where can they find you? Saan ba mahanap? Makikita nila ako sa ano, sir. Sa meron akong Facebook page, Janelle Ausa. Uh-huh. And then meron din akong Instagram, Janelle Ausa din.
TikTok? Sa TikTok. Sa TikTok, Chinelausa din. Ah. And then, kung gusto nila mag-training, sir, meron din kaming gym. O, saan yung mga gym na makikita ka nila? Sa Team Silent MMA. Puntahan nyo yan sa may... Oh, malapit sa Vista Mall. Malapit kayo dyan sa may Taguig. Welcome kayo doon. Kahit hindi taga-Taguig, pwede kayo magpunta doon. Kung gusto nyo matuto ng disiplina ng MMA. And then, shoutout din namin yung... Correx MMA. Yeah, yeah. Correx tayo, Correx represent. Man, ako nila left out dito eh. Correx represent ka na rin. Sasama kita doon. Baka naman, sir. Pwede. And then shout out ko rin yung asawa at anak ko dyan sa bahay. Ayun, ang tamis. Happy and Santiago. Anak ko pala nag-jujutsu 2 times na nag-gold. Wow, congrats ha. So naipasa mo yung ano, no? Disiplina sa anak mo. Gustong-gusto niya eh. Pero hindi ka na ano? Hindi ka na parang kinakabahan para sa anak mo pag nabasag ang mukha, paano? Siguro parang ano lang asa tatay. Alalay yung lang. Yung pagbubore. Andyan yun. Pero siyempre kung yan talaga yung gusto niya, edi support natin. Pigilan. Okay. Support natin. And with that! Bako napakasalamat, Janelle, again for being part of this episode. Guys, we'll see you on the next episode. Cheers. Cheers tayo. Cheers. Thank you. Salamat. Mag-relax na tayo, Superman o tipsy. Aral magkukuha mo sa life over. Game.